ating karanasan, ang isang makata ay may pinaghuhugutan ng kanyang tulad. Tatanggipin ko po na sa tulang ito ay na-inspired ako ng tula ni Edwin Markham, yung The Man with the Hoe. Sa Tagalog, ang mama na may pala. Pero ang buod po ng tula ay isang pagtataguyod sa kapakanan ng mga maliliit na anak pabis na humahawak ng pala. May pananagot po si Edwin Markham sa tula nito eh. Sabi niya, itaguyod natin ang kapakanan ng mga maliliit upang gusto natin huwag maging riple ang mga hawak nilang pala. Riple ng revolusyon. Tatanggapin ko rin po na somehow na-inspired ako ng talumpati ni Raul Manglapus, yung may titulo Land of Bondage, Land of the Free. Na kung saan yun rin po ang buod ng kanyang talumpati na kailangan itaguyod ng lipunan, ang kapakanan ng mga maliliit. Ang isa pong sangkap kung bakit sinabi ng mga hurado na naging orihinal ang aming tula ay nilagyan ko po ng away-away ang aming tula. At ang away-away na ito ay tungkol sa matematika. Sapagkat, nung binabalangkas po ni Euclid ang araling matematika, nalimutan po niya na bigyan ang kahulugan ng mga tuldo, yung point. Euclid was able to define what a line is, what an angle is, what a surface is. Pero kung bakit, nalimutan po niya ang bigyan ang kahulugan ng mga points. Mas yung basic element sa mathematics. Yung po ang isang, I think, bagay na nakapukaw sa damdamin ng mga hurado. At ginawa ko pong animated ang mga tuldo. Ginawa ko pong sila yung mga kawal na nagpipikit sa ulo ni Vladimir Lenin. Isa po sa haligi ng komunismo sa Russia. Parang indirectly, parang sinasabi ko na itaguyod natin ang kapakanan ng mga anak pawis upang hindi sila maging komunista. Yan po ang mga sangkap o away-away, ayan, na ginamit ko sa ating tula. Naisangkap ko rin po bilang away-away ang kasaysayan ng historia ng mundo na nagugat sa apat na ilog ng kapihasnan upang maging matimyas at lalong maging mayaman ang background ng tula. At ang pamagat ko po ay walang pangalan ang maraming dakila. Sa tingin ko sa English, ito eh, the unknown heroes, no? Mga walang pangalan. Ganito po ang simula ng tula. Mula sa parisukat palaya ni Euclid, ay nagmarcha ang maraming tula, ang maraming tuldo, sa salin ng matematika, na nagugat pa sa apat na ilog ng kabihasnan. Doon sa batya ng Mesopotamia, sa sanga ng Tigris Euphrates at sa dilaw ng ilog ng China, pinagtas nila ang linyang iginuhit ng isang ekwasyon na tumutumbok sa isang ulong panot. Yung po yung secret doon eh. Noon lamang isang araw, ay pumuo sila ng piramide sa paan ng buhangin. At sinundan nito ng marami pang pagbuo, ng marami pang templo na pawang nakaluhod, anupat nagala ang mga puno, nagdiwa ang mga nero. Ngunit, bakit hindi kasama sa dulang ng isaya ang hamak ng mga tuldo? Papaano'y hindi sila binyagan? Usikin mo si Euclid. Itanong mo kung bakit hindi binilyagaan ang mga tuldo. Hintay, hindi mo babati na walang pangalan ang maraming dakila? Tama, ngunit dakila may nasusugatan, nasasaktan at naghihimagsik. Kaya tayo ng mga tuldo, nagpipikit sa panod na ulo ni Lenny. Nakakatawa yung mga kanto. Thank you.